sila ba lahat kayo ay sobrang abangers tungkol sa kung anong nangyari talaga kahapon. And ikukwento ko sa inyo kung paano talaga siya nagsimula. Okay. So para hindi na kayo maguluhan at hindi na kayo mag-stalk dahil ako ay nagbura na ng aking mga post sa Facebook. So, and then ikukwento ko lang sa inyo kung bakit siya nag-start and kung ano ang pinagmulan noon ng talakan kahapon. Actually, hindi po ako yun. Si Rosette po yun. Si Rosette talaga yung may katalakan kahapon. Ikwento ko na. Charot. Hindi. Kasi ang magkaaway talaga, ewan ko kung magkaaway sila or basta, ang may issue is si Anne at si Patricia. So ako, kilala ko si Patricia, kilala ko rin si Anne. So alam ko na na meron sa kanilang, alam niyo yun, namumuong away. So ako, nakikibasa-basa lang ako. And then, bigla ako napunta dito sa post ng Hugot Becky about some moralist issue. And meron doon na binabash yung mga post ni Patricia. Binabash siya. I mean, di naman siya binabash, kundi yung ang binabash is yung opinion niya. So, meron doon comment. May isang comment doon na natawa ko. So, nag-react ako ng haha. And it end there. Nag-react ako ng haha. And kahapon, since nag-post nga to si Patricia about kay Anne, yung mga tanong sa kanya sa Ask a Question, ganyan, nababasa ko. And biglang, nag-post na rin to si Anne. So, alam ko na meron na silang away. Meron nang magkakaroon na ng away sa Facebook. Magkakaroon sila ng social media war. Diba, magpapalitan niya ng post, magpapalitan niya ng ganito, ganyan. So, ako, bilang for the fun, nag-post ako. Nag-post ako ng, after niyang away niyo na yan, walang mag-post ng I'm sorry if I failed you as a beauty queen, ha? Ganon yung post ko. And, meron yatang isa na nag-send ng screenshot kay Patricia Payumo nung post ko. Which is hindi naman para sa kanya lang. Para sa kanilang dalawa ni Anne. And, bigla ako nagulat kasi bigla na siyang nag-react. Inaano niya ako eh. Nung pinost yung nung sin-screenshot yung post ko sa comment box ng post niya, bigla siya nag-comment ng sabi niya, I believe ladies and gentlemen, ganyan. So, inaano niya, ginagawa niyang katatawanan kung paano ako mag-Q&A. And, meron siyang issue about sa pagkatalo niya dun sa Diyos na ng Bulacan, which is judge ako. So, out of nowhere, bigla ako nagalit. Kasi, bakit mo ko i-issue ng ganun? Eh, in fact, hindi naman para sa'yo lang yung post ko. Diba? Bakit mo ko idadamay sa away niyo? At bakit ka mag-re-react dun sa comment ng sinasabi mong fan-name mo tungkol dun sa post ko? Diba? So, nag-reply siya dun sa screenshot ng I believe, ladies and gentlemen, nakikisaw-saw siya, ganyan. Sino ako para hindi magalit sa kanya? Diba? When in fact, yung post ko na yon, kauna-una ang post ko ay para sa kanilang dalawa. Sinasabi ko sa kanila na huwag kayong magbubura ng mga post nyo at huwag kayong magsusorry na sasabihin nyo na dala lang kayo ng emosyon nyo. Yun ang kauna-unahang post na hindi pa ako kasali sa kung anumang away nila. Kasi wala kaming away talaga. And to be honest, kami ni Patricia ay nagko-commentan pa kami. Madalas kami magka-chat niya ng mga cheer up, keme. So, ang hindi ko mag-get sa kanya kung bakit ako nagalit ng ganun is bakit mo gagawing katatawanan kung paano ako mag-Q&A? And bakit may issue yung sobrang tagal ng pageant na ginudge ko? And after yung pageant na yun, magkausap pa kami ah. Magkausap pa kami ng ganito, ganyan. Sana ikaw ang ipadala sa ganito, ganun. So, para saan yun? Diba? Kung noon pala, meron na siyang issue. Diba? So, ako, nagalit ako. Sabi ko, diba yun na yun, kung nabasa nyo naman yung post ko kahapon, sobrang talak na yun. Sobrang tumalak yung si Rosette talaga. Si Rosette kasi yun eh. Charon. Hindi, kasi, bakit ako madadamay? Bakit pati ako titirahin mo? Bakit pati yung kung paano ako mag-QA, pati yung kung ano yung sobrang tagal ng
ginudge ko noon na hindi lang naman ako ang judge. Diba? So, bakit may issue na magkaibigan kami ni Anne? Eh, ikaw na nga nagsabi, magkaibigan din kami. Diba? Magkaibigan din tayo. So, ganun. Diba? Yun lang po. Doon kami nagsimulang mag-away kung bakit at tinalakan ko siya ng ganun ay dahil siya rin naman ang may dahilan. Diba? So, ayun. Hindi. And to be honest, hindi ko naman sineryoso yung away namin kahapon. Actually, hindi naman siya away eh. Kumbaga, talak ka sa akin, talak din ako sa'yo. Diba? And syempre, yung iba nagulat kasi bakit ganun na lang talaga ako makipagtalakan? Ganun po talaga ako makipagtalakan. Oo. Yes. Kasi ang may away, sila lang. Si Ann Patricia at si Patricia. So, bakit ako masasali? Eh, nag-post lang naman ako na huwag kayo magbubura ng... Actually, hindi nga magbubura. Huwag kayo magpo-post ng I'm sorry if I failed you as a beauty queen. Ganyan, ganyan. Yun lang ang post ko. Which is may nasama niya. And after niya masamain yung post ko, bigla na siyang may issue para siya na bakit siya natalo sa Diyosa ng Bulacan, ganyan, 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 ganyan. Ayun na. So, lumabas na may issue siya sa akin. Diba? Nakakaloka. Pero okay na, kasi tapos na. Nagbura na ako ng mga post ko. Pero lahat ng sinabi ko kahapon, yun yung nararamdaman ko kahapon. And, tawag dito, sa lahat ng na-disappoint sa akin. Pasensya na po kayo dahil wala naman, lahat tayo ay nagagalit. And kung di nyo gusto at di nyo carry kung paano ako magalit sa post, eh wala na po ako magagawa doon. Ganun po talaga. At ang tagal ko pong hindi nagagalit sa buong buhay ko. So, ayun po. And syempre sa mga sinasabing fans ni Payumo na syempre pagtatanggol nyo naman siya, pasensya na kayo. And, ano ba? Ayun lang naman. At ang ulit ko pong sinasabi, si Rosette po yun, hindi po ako yun. Si Rosette po ang kaaway niya kahapon. Oo. Hindi ko alam kung ba't nakalabas na naman si Rosette. Hindi, di ba? Minsan lang ako magsalita. Minsan lang ako maglabas ng ano, di ba? Post lang naman ako ng huwag kayong magsasorry if I failed as a beauty queen, ganyan, ganyan. Kasi nga alam ko na ang mangyayari ng after eh. After nila magtalakan, may isang magpo-post ng sorry po, nadala lang ako ng emotion ko. So, inunahan ko na. Sabi ko, huwag kayong magpo-post. And, minasama niya yun. Diba? Minasama niya in a way na dinamay niya ako. Dinamay niya ako na may issue pala siya nung ba't siya natalo kasi friend daw kami ni Ann Patricia, ganyan, 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 ganyan. Bakit? Ba't ako? Diba? Tapos nung ako na, hindi na ako mapigilan, yun na lang. Ganun ang nangyari kahapon. So, para sa lahat ng mga masasayang naki-popcorn kahapon, ayan, so, kinausap kami ng mga ibang bakla. So, ewan ko kung nakinig sila, pero ako, diba? Hindi, diba? Ganun naman eh. So, kung gusto niya ako idamay, edi okay, idamay niya ako, madadamay ako, basta hindi niya ako mapipigilan. Ganun lang yon. Pero ngayon kasi okay na. Diba? Alam nyo, hindi ko yung kahapon is hindi ko sineryoso. Kung ano man yung nasabi kahapon, okay na sabi na. Lahat ng sinabi ko kahapon, ayun yung nararamdaman ko kahapon. Pero kung sasabihin nyo ngayon na meron pa rin akong imbiyer na sa kanya, ganyan, ganyan. I'll act like nothing happened. Kung magkita man kami, di okay, magkita kami. At hindi pwedeng hindi kasi kami magkikita-kita dahil isa lang ang ginagalawan namin sa contest lang. So, magkikita at magkikita at magkikita kami, di ba? So, anong gagawin? Di ba? Act like nothing happened. So, kung meron silang hanash, di meron din akong hanash. Ganun lang, huwag tayong magbait-baitan at huwag tayong magpa-apekto sa mga basher. Lalo na yung mga basher na wala namang mukha. Actually, alam nyo, kung gusto nyo mang-bash kayo ng yung Facebook nyo talaga yung gamit nyo. Kasi parang tanga. Ayan, so kung sa mga na-disappoint na ba't ganyan si Lars, grabe naman siya magsalita, ganyan, ganyan. Ganun po talaga ako. So kung hindi nyo po yun gusto, then okay po. Bakit ako magbabait-baitan? Bakit ako ba't ko kayo kailangang i-please na mga ayaw sa ganun? Kung ikaw nga, nagagalit ka rin sa buhay mo eh. Diba? Kanya-kanya lang tayo. Iba-iba tayo kung paano tayo magalit. Diba?
So, ayun. At kung ano po yung nangyari kahapon, again, hindi ko po yung siniseryoso and wala na po yun sa akin. Magkita kami, magkikita kami, at magkikita kami kahit saan. Diba? Act like nothing happened. Diba? Ang sinasabi ko lang po sa inyo is, kanya-kanya po tayo ng level ng kung paano tayo, kung paano tayo sumagot. Diba? Sabi ko nga sa kanya kahapon, kung gusto mo pala ako idamay, ngayon damay na ako, galingan mo yung pagsagot sa akin. Hindi yung ganyan na walang andry-dry. Char. Gaya nga ng sabi ko, hindi ako damay sa away nila. Dinamay niya ako, sinali niya ako, binigyan niya ako ng issue, ginawa niya ako ng ganito-ganyan. Okay, kasali na ako. Tapos yung nagsalita na ako, hindi ko na mapigilan. Diba? Ganun lang yun. Hindi po ako galit. Hindi ako galit. Ba't ako magagalit? And ang gusto ko lang sabihin is, hindi ko po kailangan magbait-baitan sa harap nyo. Hindi ko po kailangan i-please kayong lahat na dapat ganito lang yan, dapat ganito lang yan. Kung kailan kailangan kang magsalita, magsalita ka. Diba? Kung kailan kailangan mo, actually, hindi ko naman dinefend yung sarili ko eh. Wala akong dapat i-defend sa sarili ko. Ang ginawa ko lang kahapon is, kung gusto mo ng talak, talakan. Okay? And walang magmamalinis na hindi kayo ganun makipagtalakan din. Okay? Diba? Kasi lahat tayo ginamit ang social media para makipag-away. Lahat tayo, basta, lahat tayo nagagalit. Diba? Yun ang lagi niyong tatandaan. Na hindi nyo kailangan magbait-baitan para lang magustuhan kayo. Kasi kung ayaw nila dun sa ganun mo ugali, then go. Diba? Kung ayaw nyo dun, edi wag. And sa lahat ng basher, hindi ko kayo ibablock. Diba? Hindi ko kayo ibablock, hindi ko kayo re-replyan. Bahala kayong mapagod. Hindi, kasi parang ang gusto ng mga nagtao, hindi ka ganyan. Dapat wag kang magsasalita ng ganon. Bakit dapat hindi ka... Hindi. Kung ano yung gusto mo, yun. Kung ano gusto mong sabihin, kung ano gusto mo. Total, ganun naman eh. Bakit sila pwede? Tsaka kung isipin nyo ha, sobrang babaw no nung pinagtalakan namin. Sobrang babaw no nung pinagtalakan namin talaga. As in. Nagalit siya kasi nag-react ako ng haha. And then, after niya magalit, bigla niya na akong tinira ng... ganito, ganyan. I believe, ladies and gentlemen, nakikisaw-saw siya. Ganyan. Gusto ko to. O di okay, gusto mo ng talakan ng ganyan? O binigyan ko siya ng talak na gusto niya. Nag-usap na rin kami sa GC, nagtalakan na din kami sa GC. And hindi ko alam kung paano kami natapos. Hindi ko alam kung paano sila natapos dun sa GC dahil nag-leave ako eh. Oo, kung itatanong niyo, wala kami issue. Siya ang gumawa ng kung anong pag-aawayan namin kahapon. Diba? Kasi masama yung ganun. Naman nadamay ka ng ibang tao kasi lang dahil lang may nag-react, ganyan. Siyempre, diba? Kung nakakatawa yung post, magre-react ka ng nakaha. Diba? Ang mali niya lang, ako yung inano niya. Ako yung dinamay niya. Which is, pag nagsalita pa ng... Ito ha, totoo lang, pag yung bunganga ko nagsimula na, hindi ko na siya mapigil, which is yun yung minsan pinoproblema ko na din. Kaya hanggang maaari pinipigilan ko yung sarili ko magsalita, pinipigilan ko ang sarili ko magalit, kasi pag after ko magalit, hindi ko na siya mapigilan, ganun. So that's why. So, sa mga nagulat kung bakit ganun ako, ganun po talaga yon. At hindi ko po yun tinatanggi, ganun po ako magsalita, ganun po ako makipag-away, ganun po talaga yon. So, kung hindi nyo po yun matanggap, then wala na po akong magagawa doon. And kung gusto nyo po akong i-bash, gawa po kayo ng totoong account nyo, okay? Para at least, di ba? Hindi, nag-explain lang ako. Kasi parang nagulat sila kung ba't ganun ako kagalit na galit, ganyan, ganun ako ka gigil na gigil sa kanya. Kasi bien, paano sinimulan niya ako? Di naman ako kasali sa kanila. Again, never niyo po kailangan magbait-baitan. Kung ano po yung nararamdaman niyo, yun po yung gawin niyo. Kasi mas mahirap na maipon ng maipon, lalo kayong sasabog. Diba?
Hindi, pero okay lang yun, ha? Hindi ko naman sinuseryoso yung warla namin kahapon, okay? At wala pa akong kaaway ngayon. Nagpaliwanag lang ako. And ang pinaka hindi ko pa nagustuhan sa talak niya kahapon is, inaano niya si Anna, high school lang daw natapos, ganon. Is mali yun, be. Mali mang maliit ng tao dahil lang sa natapos niya. Never. So, sa lahat ng mga na-disappoint, kung paano ako tumalak, ganun talaga. Sis, sa totoong buhay din, ganun. Ganun po talaga. So, kung na-disappoint kayo, sorry. Pero, hindi naman na natin mababago yun, di ba? Ano naan, Patricia? Kasalanan mo to eh. Parang dapat basa-basa lang ako, biglang ako na sa akin yung, parang biglang sa akin nalipat yung bunot ni Payumo eh. Pero once again, napag-usapan na namin ni Aunt Patricia na kahit anumang talak pa nila or kung meron pa silang sasabihin, is hindi na kami patol. Hindi na siya papatol pala. Pinag-usapan na namin ni Aunt Patricia. Diba, Aunt? Ayan, so yun lang naman po ang aking mga sentiments tonight.